Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Yes! Magandang tanghali po sa inyong lahat dahil maganda ang araw na ito ngayon. May bisita po tayo galing sa DTI. Pero mamaya po yan. Alam nyo, pag-usapan muna natin yung mga napag-usapan kahapon. By the way, ako po si Attorney Nick dito sa programang Tambayan ng DWIZ. 28 days na lang po bago magpasko. Ang lapit na, no? Napifeel nyo na po ba? Parang hindi pa, no? Ay, mga taga-DTI, feel na nila yan kasi marami silang tinututukan ngayong malapit na ang Pasko. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text lang sa 0918-350-2378 o kaya ay tumawag sa 84701750 hanggang 54. Ayan, mga katambay, mga tambayers, mahal nating mga tagapakinig at taga-subaybay. I-like nyo lang po ng i-like at i-share nyo lang po ng i-share itong programang ito. Samahan nyo po ako dahil wala si Miss Faye ngayon. Siya po ay may aasikasuhin, I think connected sa SEA or sa Southeast Asian Games. At si Miss Maui naman ay wala rin dahil bukas pa siya, isasalang. Si Sir Byron naman ay I think parating pa lang galing sa Korea, Busan, Korea, kung saan nagpunta ang Pangulo natin. Eh, siguro napansin ninyo sa Facebook, di ba? Si Boklo, humihirit. Sabi ko nga sa kanya, sige, ano, sabihan mo lang ako, punta tayo sa polo. Yan, water polo, no? May mga hunks doon eh. Alam niyo naman itong si Boklo ng bayan. Pagdating sa mga ganyang aktividades. Kaya may ticket ba yon, Kuya Winner? Yung sa, ano, sa SEA Games? Meron yata, no? Maganda sana yung opening eh, no? Eh, kahapon, sabi nga, nagpunta sila. So, mga katambay natin, ha, mag-like lang po kayo ng mag-like. Uy, unang-una, Janet Ikeda, batiin ko lang, ano? I love you too. And, of course, si Nora, Tagalogon, si Mene, Tita Aline Loreto, of course, Elizabeth Levy, si Maria Luisa Mendoza, of course, si John Patrick Gan, at mahal pang ibababatiin natin lahat yan. Of course, si Madam Mocha Uso ng OWA ay mag-update ni siya regularly sa atin. So, huwag kayong magsawa, ha. I-like nyo naman punta ni like kahit na ako lang. Kasi kahapon, eh, marami na naman nag-like, eh. Pag ako lang, wala masyado nagla-like. Charot lang yan. Anyway, yun po. Mamaya rin po ay makakasama natin ang isang USEC ng Department of Trade and Industry. Ngayon simulan natin ang ating programa. I-connecta lang natin sa kahapon, di ba? Yung mga teachers, di ba? Alam nyo, meron kasi mga humihirit dito sa Facebook. Noong nag-post ako, nagbigay ako ng konting paliwanag tungkol sa batas nga, yung tinatawag na damages. Kasi di umano, yung abogado raw ng guro ay sasampa rin ata or pinag-aaralan pa kung magsasampa ng kaso laban dito si kay Tulfo. Eh ngayon, may iba bumabatikos na sinasabi nila, huwag na daw sumausaw. O kaya sinasabi nila, tapos na daw yung usapan. Hindi ganun kadali yun. Kasi alam nyo, yung ipinapalaganap niya ay mali. May kamalian siya na hindi sapat yung sinabi lang niya na sorry daw, ganyan. Hindi yun eh. May punto kasi dito. Ang punto rito is sinasapawan na niya ang adjudikatura. Ibig sabihin ng judiciary, tumatayo siyang parang kapalit. Tuloy magkakaroon ng misimpression sa publiko na pag dumulog ka sa kanya, ayun ang kasagutan. Mali po yun. Okay lang kung let's say ang pakikialaman niya ay yung mga hidwaan ng mga magkabit, ganyan, sa pamilya. O kaya yung pagmamahala ng mag-asawa kasi hindi pumapasok siya ng batas. Personal yan eh. Yung mga moral issues, pwede niya yan pakialaman or pwede siyang magkaroon ng programa para dyan. Pero pagka let's say batas na ang pinag-uusapan, medyo mag-ingat siya kasi marami tayong batas, hindi pwedeng magmaru-maru. Kahit na marami na siya natulungan, hindi man kine-question dito na marami siya natutulungan or maraming dumudulog sa kanya. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito is may posibilidad ba na sumasaklaw siya sa mga bagay-bagay na wala na siyang kaalaman. For example, sabi niya mediator daw siya. Iba ang
ang mediation sa arbitration. Magkaiba yung dalawa. Pag sinabing mediator, hindi ka magbibigay ng desisyon. Pag sasamahin mo lang yung mga partido, kung papayag sila, at ubihan mo sila mag-settle. Eh pero sa kanya, nagbigay na siya ng desisyon niya. Saan niya kinuha yon? Gumagawa siya ng sarili niyang mga patakaran na hindi or nataliwas sa batas. Yun ang kinokorek lang natin. Kasi ang publiko, baka maniwala na pwedeng ganun, ano? Na hindi na pupunta sa korte. Mali yun. Kaya kinokorek lang natin. Iwinabasto lang natin yung kamaliang yon. At kahapon nga, naipaliwanag na rin yan or napag-usapan ni na Miss Faye at saka ni Miss Maui, napag-usapan na nila. At kasalukuyan ata, parang nagkakaroon na ng investigation ng DepEd tungkol dito at pag-aharapin yung mga partido. At para sa kaalaman ng lahat, pagdating sa korte, pagka ang involved na ay ang bata, may confidentiality yan. At kung kayo po ay nanood ng Cinemalaya film na John Denver Trending, ang nangyari doon sa main character doon na bata, nagpatiwakal siya. Okay? Sana mapanood nyo yan kasi maganda yung hinusgahan siya, hindi lamang ng eskwela ng mga kaklase niya or kapwa mag-aaral niya, kung hindi maging ang eskwelahan. Kinutya na siya. At yung social media pa, inedit. Kaya tuloy talagang lumitaw na masamang-masama na siya hanggang sa wala na siya masabihan ng problema niya, nagpatiwakal. Kaya mahirap yung social media na papasok ka tapos pag-uusapan mo yung rights of the child sa harap ng publiko kasi baka akala niya nakakatulong siya kasi pwedeng natutroma yung bata na paulit-ulit lumalabas yung pangalan niya sa ere. Kaya hindi tama yon. Liliwanagin lang natin na hindi natin sinasalungat yung programa. Sinasabi lang natin na may mga bagay-bagay sa ilalim ng batas na kailangan mag-ingat siya. Yun po. Tapos yung SEA Games naman, ano ba yung SEA Games na yan, ano? Ang daming mga fake news na kumakalat, ano? Mga tungkol sa ano ba yan? Una, yung bandera doon ng Pilipinas. Tapos dinisown na nga ito si Ricky Velasco ba? Pangalan? Ricky Velasco, ano? Ng ABS-CBN. Dating reporter siya ng ABS-CBN eh. Ewan ko kung nagbigay na siya ng pahayag na hindi niya sinasadya, pero tingin ko sinasadya yun eh. Kasi talagang nilagay doon sa kanyang ikinakalat na balita na SEA Games daw. Okay? Tapos yung Kikyam, hindi naman pala Kikyam, nag-issue na ng Windsor Hotel. It's not kikyam, it's chicken sausage. O, di ba? Social tayo. Chicken sausage. Sa bagay, masarap nga naman yan. Hindi pa ako nakakatikim. Basta yung galing sa Windsor ba yun? Ayun. Oo. Ay, Whitewood ba? Whitewood pala. So, Whitewood ang nag-issue noon. Tapos, pinakita pa yung media center daw, hindi naman yun ang ginagamit, di ba? Meron talagang nakatalaga na ang ganda-ganda. So talagang mga naninira. Anyway, pa GVGV na lang tayo, good vibes tayo. Kaya tingnan na lang ninyo yung mga hunks na representatives ng Pilipinas sa Facebook ko. Ayan. By the way, tinothrottle na naman ako ng Facebook. Alam nyo, pag nagpo-post ako, zero na nakakita. Talagang tarantado talaga ang Facebook. Ano yung mga fact-checkers nila dyan? Mga gago talaga. Nangunguna na dyan yung Rappler at saka Vera Files. Kasi sila yung nagkakalat ng mga fake news eh, ngayong SEA Games eh. Pagka nagpo-post ako, zero lang ang nakakakita. Tama ba yun? Dati bigla-bigla mga 20, 30, tapos umaabot ng 100, 300. Ngayon, zero. Just because nagpo-post ako about dun sa sinabi ni Charotera na hindi daw siya titigil. At maglalabas pa daw siya ng kuanik-anik, di ba? O di, go girl! Pagka nag-post ka pala ng mga ganun, babarahin ka na ng Facebook. Ayaw nila talaga malaman yung katotohanan, ano? So anyway, ayan. Batiin ko lang ulit, si Pearly Ishiro, si Ami Butchart Cobatos Dupa. Okay, ang dami ano, sorry hindi ko mababasa lahat kayo, pero after the show naman nilalike ko. So yun po, alam nyo, magandang usapin natin ngayon tungkol dito sa Department of Trade and Industry. Dahil alam nyo naman, magpapasko at saka marami kasing mga nagaganap sa ating mga paligid tungkol dito sa sinasabi natin mga scam o kaya mga online shopping. Kaya maganda mapag-usapan natin ito. Nasa studio natin ngayon ang ating special na panauhin. Siya po ay si Director Ronel Abrenica. I think kapatid lang yata niya sina Aljure. So magandang hapon po Director Ronel. Ronel. Direct Ronel, ayan. Magandang hapon rin po Attorney Nick and sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng programang Tambayan Mo.
Yes. Maraming salamat, ha. Despite the short notice, nakapunta si Direk Ronel dito. Ngayon, Direk Ronel, ano ba yung grupo ninyo sa DTI? Bali po, ako personally belongs to the, ako po ang head ng ating Mm-mm. Fair Trade Enforcement Bureau, Mm-mm. which is under the umbrella po ng Consumer Protection Group headed Mm-mm. by our Royal Freshness, Yusek Ruth Castel. Yes, po. Yung Royal Freshness natin. Mamaya makakaspiling din natin siya, at least by phone patch, di ba? Ang ating Royal Freshness. Okay. So, ano po kayo? Kayo yung mga nagpapatupad? Yes po. Bali po, mm-hmm. Kami po sa Fair Trade Enforcement, mm-hmm. nasa amin po yung Enforcement Division. Mm-hmm. Bali, kami po yung nagmo-monitor at naging enforce mm-hmm. para ma-ano natin yung ating mga fair trade laws. Mm-hmm. And kasama rin po sa grupo namin sa Fair Trade ang adjudication and mediation. Mm-mm. So, all complaints na mediatable sa amin naman pupunta. Ayun. Pag sinabi ho ninyong fair trade, ano ibig sabihin po noon? Patas na pangangalakal po. Wow. Ang lalim. Patas na pangangalakal. So, ibig sabihin, pagka kayo ay negosyante or businessman, businesswoman, yes, kailangan yung labanan ninyo sa merkado ay patas lang. Yes, sir. Okay. Walang nadedehado. Walang nadedehado. Kumbaga, market forces, no? No? Yes, po. Okay. So, ganun pala yun. Alam nyo ngayon kasi magpapasko, di ba? Ang daming mga nagaganap. Unahin na po natin. Marami yan, ano? Siguro unahin natin yung pag bumili ka, let's say, no? Diba, nagsisale, for example, like, marami yan. Lalo na itong coming weekend na naman, magsisale na naman yan. O kaya, yung mga ito, magsisale. Diba, minsan bibili ang mga tao, tapos nakalagay sa resibo nila, no return, no exchange. Diba, may nakalagay na ganyan. Yes, sir. Yan po ba ay pinapayagan ng batas natin? Actually po, hindi po natin inaalaw yung no return, no exchange. Ayan, narinig nyo mga katambay, ha? Hindi pinapayagan ng batas natin ang no return, no exchange. Sige po, ipaliwanag bawal natin. Bawal po kasi yun siya. The least po, iaano natin yung karapatan ng ating mga mamimili. Mm-hmm. Ang ano po natin doon is, pwede natin siyang i-replace. Mm-hmm. If hindi siya pwedeng first is, kung talagang depektibo yung produkto, pwede siyang i-repair. Mm-hmm. Now, if unrepairable siya, pwede siyang i-replace. And mm-hmm. kung ayaw na naman nung ating mamimili or consumer na mm-hmm. i-replace, mm-hmm. baka pwede siyang i-refund. Okay. Pero, kunyari, bumili ako ng telepono, no? Tapos, kunyari, bumili ako ng telepono, branded. Tapos, nakita ko, okay naman siya. Pagdating ko sa bahay, hindi ko napansin na meron palang yung casing pa niya. For example, ang gusto ko, black. Diba? Para maganda. Pagbukas ko, kasi hindi ko na binuksan, ano, binili ko. Naka-seal lahat. Pagbukas ko, nakita ko, imbis na yung casing niya black, blue pala. Mm-hmm. Pwede ko bang ipapalitan yon? Pwede naman po. Pwede. Hindi pa, ang saklaw nito ay yung mga tinatawag nating hidden defects lang, yung mga nakatago lang. Uh-huh. Paano yun? Nakakitang-kita naman nung binili na blue siya. For as long as, ito yung tinatawag natin po, one of the basic right ng ating consumers, yung mm-hmm. the right to information. Ayun, and the right to choose. Right to information, right to choose. Pwede right kayong mamili at ano, kailangan sabihin sa inyo. Klaro naman po na ang gusto nyo, sinabi nyo na black mm-hmm. ang gusto nyo, pero mm-hmm. ang binigay sa inyo is blue. Okay. Pero paano kung nakalagay sa resibo? Kasi may mga iba pang resibo ganun eh. Nakalagay no return, no exchange. Yun po ba ay valid? Kung nakalagay hindi. Naman. Pwede po natin silang ipatawag at pagpaliwanagin po. Okay. So, not necessarily valid. Yes. Ano? Paano kung nakalagay return or exchange only within 7 days? May mga ganyan. Uh-oh. Meron po tayong inaano na at least 60 days. 60 days. Mm-hmm. So, pwede pag pwede sinabing po. 60 days. So, pwedeng may limitasyon yun. Yung ating implied warranty po. Implied warranty. That's an in-store warranty, usually yung 7 days po. So, kasi minsan sinasabi nila, kung siguro kung perishable yung item, pwede. Tama, di ba? Or paano kung kunyari, alam nyo, may mga iba kasing consumers, buwibili, ginagamit na muna eh. Mm-hmm. Tapos, after mga 3 months, bigla sabi nila, ay, may defect, yun ko lang ganyan. Pero, klaruhin lang din po natin mm-hmm. sa mga consumer natin na dapat wala po silang kinalaman dun sa depekto. Wala rin sila, hindi rin sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng depekto yung kanilang produkto pinili. So, kasama po ba dyan, for example, bumili ka ng aircon, di ba? Tapos i-deliver sa bahay. Mm-hmm. I-deliver, bumili ka ng aircon. Yung pagkakahandle niya, nung dinala sa inyo,
eh, yung mga staff mismo ng binilhan nyo, eh, nabunggo-bunggo, na-chip, kunyari, imbis na pulido, bigla nagkaroon ng gas-gas, ganon. Hindi mo naman napansin. So, syempre, nakita mo, wow, dumating na yung aircon, tapos pinasalpak mo ng ganyan. Sa pader, di okay na. Nung nakaalis na, saka mo nakita, meron palang chip, may natapyas na parte, o may naguhitan, na ganyan, na tuloy nasira, kasi ang ganda-ganda nung bahay mo, tapos biglang may ganon, di ba? Paano ho yun? May pananagutan ba yun? Pwede ba ireklamo yun? Depende rin po sa, ano, depende rin po sa circumstances na nakapaloob dun sa pangyayaring kung bakit nagkaroon ng depekto. Mm-hmm. Eh, pero kung ang depekto naman is parang artificial, ano lang siya, superficial or what, baka pwede naman pag-usapan or ano, palitan na lang yung cover or whatever. Kasi kung nyari, kasalanan, sa tingin ko lang naman, ano, paano, kasi kung kasalanan niya nung mismo nagbibit-bit at dinala, kasi may dapat yung delivery kasama rin, di ba? Eh, sila mismo may kasalanan, siguro pwede yun. Pwede. Pero kung wala naman silang ginawa, tapos nilagay yung ano, yung aircon sa kwarto nyo, may anak ka na magulo, tapos biglang meron siya hinahawakan, natapis-tapis yung ano, tapos sisisihin mo yung ano, syempre hindi naman tama, di ba? Malalaman din naman po kasi meron din po at sa pagkakaalam ko po, pag may mga nag-i-install na ganun, meron silang pinapareceive sa inyo na in good condition, ano, ayaw, parang may waiver po. Tama. O, tandaan nyo yan, mga katambay, meron nakalagay doon na waiver na you received it in good condition. Oo. Importante yan kasi yan na yung magpoprotekta rin naman doon sa mga nagbebenta. Ngayon, alam nyo, Director Ronel, ang usong-uso ngayon yung mga online shopping. Yes, sir. Diba? Usong-uso yan. Lalo na ngayong Pasko, oo. Eh, minsan mag-order ka. May mga pinost kasi ako eh. Nag-order siya ng eye mask. Okay. Eye mask. Kaya para sa facial mask, nag-order siya. Nung dumating sa kanya, kasing likal lang ng noo. Noo lang niya. So, alam nga ba, i-stretch yun, di ba? So, mali na kaagad, di ba? Ano po ba ang mga, alam natin yung karapatan ng mga mamimili, pero ano ang dapat gawin ng isang nag-order online bago pa lang siya mag-o-order? Ano yung mga dapat niya munang tignan? Well, technically po, titingnan lang nila yung detalye ng produkto. Detalye. Titingnan muna nila. Mm-hmm. And siguraduhin nila yung kung may physical store ba. Yung online shop. Oo. Kasi medyo parang ambulant lang siya, mahirap pong habulin. So, kailangan yung manufacturer. Yes, and the manufacturer. And kung yung authenticity ng produkto. Ah, yan ho ba may ini-issue? Ang isang-isa pa doon is titingnan mo yung review ng seller. Review ng seller. Yes. E paano po yung may humihingi ba ng permit or meron bang permit ang mga online sellers na kinukuha sa pamahalaan? Sa pagkakaalam ko po, some merong mga ano, may mga permits kasi especially yung may mga physical store, may mga ano rin. But as to others, hindi ko na alam kung ano. But as sa platform ng mga kilalang online shops, meron sila. Nire-require nila yung mga sellers. For example, banggitin natin Lazada, Shopee, di ba? Mga ganyan. Po. Yan, may permit naman yan. May mga permits na. But requirement ata nila yan before sila makapag-sell sa online. So, dapat aalamin muna nung bibili na yung kung sino man, kung kunyari may app yan, i-check niya yung app, di ba? Yes, kung wala namang app yan, sa kanya titignan yung mga detalye. Kasi baka ganun, merong walang app, di ba? Bigla na lang makinakita niya. Kasi meron ganyan sa Facebook eh. Meron sa walang Facebook. Walang app yan eh, di ba? Magsasabi lang, bili kayo ng ganito, bili kayo ng ganyan. Tapos, ikaw naman na nanenganyo ka, dapat tingnan mo muna or mag-verify ka. Paano kung ayaw ibigay? Let's say, nag-text ka, tapos hindi nagsasalita. Sabi, valid yan. Sabi nga, ano yan? Sigurado yan. Kasi marami nang bumili sa amin, tapos may mga testimonials pa sila. Paano yun? Medyo kabahan ka na doon pag ganun. Ayaw magbigay ng totoong detalye. Tsaka isang titingnan mo dyan kung may talagang legitimate na account, bank accounts or what. Kasi ang iba kasi pag ano, parang through yung mga financial institutions natin, yung mga pawn shops and whatsoever, yung mga padala-padala. Ayan. So medyo delikado. So titingnan nila yung mga detalye. Paano ngayon kung kunyari na-check nila at sige, nag-pursue pa rin sila. At ang bayad nila is maybe cash or maybe, di ba, may PayPal pa, di ba? Yeah, may PayPal. O kaya minsan through credit card.
okay lang ba yun na able to divulge nila lahat ng information kasi gusto nila ang bumili. So, ta-type nila yung mga numbers nila, yung mga CV numbers na ganyan, di ba? Kumbaga, at take at your risk na lang at ba your yun? Risk. At sir, your risk. Actually, sir, ang ano namin dyan is, pag legitimate, wala namang problema. Pag legitimate. Ang problema lang is yung mga scammers natin. Ayun. Online scammers natin. So, merong mga ganyan. May mga ano din. May so, threat din. Malalaman mo naman kung sino yung mga legitimate natin eh. Mm-mm. We have these big platforms like Lazada nga, nasa nasabi niya, Shopee. Si Shopee. Uh-oh. Sila yung mga ano. May listahan ba ang DTI ng mga legitimate or mga accredited? Wala po kaming accredited so far. Wala pa. Pero may plano ba kayo maglagay ng ano ng mga ito yung mga accredited online? Pinag-aanuhan na rin po namin yan kung paano namin i-accredit yung pinag-aaralan natin. Kasi yan. Like yung other government agencies kasi may mga ganun na accredited, di ba? Mm-hmm. Para nga naman at least yung mga bibili hindi na dadagsain yung opisina ninyo. Yes, para lang magtanong. In fact, sir, with the previously mentioned online shops, mm-mm, meron silang sariling ano consumer welfare na officers na nag-handle sa mga online complaints, shops. Yes, kaya lang, alam yung problema yun, empleyado nila yun eh. Minsan kasi magre-complain ka, tapos sabihin, we will get back to you. Umabot na ng 1 week, wala pa rin. Tapos natawag ka, I will still being processed. Ang tagal-tagal ng processing. Tapos sabihin, ay sir, sorry po, ang defect nasa inyo. Ibabalik din sa consumer. E di paano pagkaganon? Sa mga ganong pagkakataon naman po, pwede kaming tumanggap ng mga reklamo. Sa pwede, mga oo. Natin. Kasi kundi kawawa ang mga mamimili, di ba? We cater those complaints, sir. In fact, marami kaming mga reklamo na nare-receive online and mm-hmm, 99% of this resolved ng DTI. Ang galing. Yeah. In favor of yung mga... In favor of the consumer. The consumer. Yeah. Oo. Kasi alam niyo itong batas nito ay 1990 pa yata, 94, oh, itong Consumer Act, ano? Mm-hmm. Kaya lang maraming hindi nakakaalam, di ba? Sa katingin nila, parang wala lang, bili lang sila, di ba? Ganun lang eh. Ngayon, alam niyo, di ito nga magpapasko, di ba? Merong mga ganyan na mga... mga sale, tapos kapag kunyari bumili sila, tapos hindi nila napansin, biglang ubikse yung pagsuot nila, di ba? Minsan pagbili mo, okay lahat, pagsuot mo biglang nalaban, umikse na para yung kulay biglang nawala. Paano gagawin nila? Yung ba ay pwede pa rin i-complain? Pwede naman natin i-complain yun. Pwede pa? Pwede natin i-complain. Actually, okay, Marami rin po kaming nare-receive na complaints on defective products. Mm-mm. Yung wrong deliveries. Especially on wrong deliveries. Mali yung na-deliver. Oo. Nagagawa naman natin ng paraan at nabibigay yung tamang ano. Paano kung kunyari dineliver... Kunyari nakatira ako sa isang townhouse, kunyari. Townhouse letter A, tapos may townhouse letter B. Tapos may townhouse letter C, at saka D. Yung nagde-deliver, hindi niya mabasa kung B or D. Kunyari, dineliver niya sa D. Si D naman tinanggap, kasi katulong, for example, kinuha niya, ganyan. Tahimik na sila, ginamit nung nakatira doon. Ikaw naman hintay ka ng hintay. Tapos mamaya, nung nag-complain ka doon sa binilhan mo, sinabi na-deliver na, pinakita pa nga na-deliver. Papasok pa ba DTI doon? Kasi diniliver sa iba, tapos yung D naman, yes, magde-deny. Sir, pwede nating tulungan yung complainant. Na mali ang delivery. Kunyari, paano yun? Korte ba yun? O diretso sa inyo muna? Pwede tayo. Meron po kami mediation division na nag-handle mga complaints na ganito para pag-usapin natin yung mm-hmm, dalawang partido mm-hmm, and magkaroon sila ng settlements. Paano kung kunyari yun ay pinadala galing sa abroad? For example, may nagpadala nga sa kanyang mga kamag-anak dito, tapos napunta nga sa letter D. Mm-hmm. Nasa abroad nakatira yung nagpadala. Sinong magko-complain? Kasi malayo siya, wala siya sa Pilipinas. Pwede yung nakatira sa B dito sa Pilipinas ang magko-complain, hindi yung galing sa abroad? Right now po, meron kaming inaayos na policy sa DTI po. Mm-hmm. Ito yung mga cross-border complaints natin. Cross-border complaints? Uh-oh. Oo. Paano po magiging procedure, if ever? Or may idea yung, kayo? Natin sa online mm-hmm, na alternative mm-hmm, ano natin. So, i-carry natin lahat yung mm-hmm, mga, kahit kung dito mo binili or kung mm-hmm, saan mo binili, basta kaya nating, may jurisdiction tayo, pwede natin. Meron naman sigurong offices kayo or representatives sa iba't ibang bansa. Meron din, ano? So, kunyari, taga US siya, tapos papadala niya dito sa San Pablo, Laguna, di ba? Tapos dineliver sa Calamba. Yes, sir. Meron naman tayong mga regional offices and provincial offices po, na kaya, pwede mag-cater. Oo. Paano kung kunyari nga,
yung sa abroad, syempre foreigner, for example, US, no? Pinadala niya sa doon, sa isang agent doon, Amerikano. Eh, yung Amerikano naman, syempre nag-away-away na sila doon. Sinabi, hindi, dinilimit sa Pilipinas, wala na kaming pakialam kung sino, kasi ito yung nakalagay sa nilagay mo. Pero hindi maliwanag, kaya nailagay sa D or napunta nga sa ibang lugar, sa Laguna. So, doon ba sa US, for example, yung DTI representative ay tutulong din sa kanya or paano or dito na lang sa Pilipinas, paano mangyayari? The least we can do for that, sir, in medyo hindi rin ano, nag-a-assist naman kami para matrace kung nasan talaga yung produkto. Nakarating dito? In fact, we had a similar case na ang produkto na wala. In-assist lang namin, na-trace naman natin na naibigay. Na-trace. Kung kaya nating matrace, iti-trace natin. Pero pag ayaw na ibigay, siguro yun na yung kasuhan na siguro. Sila na po doon sa... Yung mga partido yung na. Yung partido kung sino yung privy doon sa transactions. Okay. So yun, narinig niyo po yun ha. Tumutulong ang DTI pagdating sa mga ganyan. Ngayon, puntahan natin, Direct Ronel, ano, yung mga standards ba yon or certification? Kasi di ba ngayon pagpapasko, yes, di ba? Magpapasko. May mga bumibili ng mga ilaw-ilaw. Christmas lights. Oo. Bakit kinakailangan pang may mga certification, mga standards na ganyan? Basically ang purpose po kasi natin yun para masiguro na safe at ano, pulido yung produktong bibili nyo. Kasi marami bibili sa DV. Yes. Baka po ito pang maging dahilan ng sunog or whatsoever. Ako DKNY, DV ko nabili yan. yung mga ganyan, di ba? Kasi bibili ka ng mga isasabit mong mga kung ano-ano, palamuti, tapos hindi ka sure kung safe yun, baka magkasunog pa, di ba? So, kaya merong standards. Yan po ba standards na yan ay sa Pilipinas lang o international? Meron po tayong tinatawag na Philippine National Standards. PNS. Yes, PNS natin. Okay. And ang namamahala po dito is yung ating Bureau of Philippine Standards, also under sa Consumer Protection Group. Okay. Kasama naming bureau sa ano. So may mga ganun pala, no? At yan ba yung nakikita natin na parang ICC ba yun? ICC po. ICC? Anong sabihin yun? Import Commodity Clearance. Import Commodity Clearance, ICC. Yan ba yung sa mga electronic components lang or gadgets? Yeah, sir. May mga electronic tayo and electrical. So hindi siya household makikita products. Sa mga kung ano, household products? Ang ICC po kasi is for those coming from the other... countries, other countries. While we have yung Philippine standards, PS marks, for those gawa dito sa Philippines. So pag ICC, yun yung galing sa abroad. Pero kapag PNS, dito lang PS yan. PS, Philippine standards, dito lang yan sa Pilipinas. Marks, yes. So hindi kailangan na isasaksak sa kuryente yan. Basta anything na magagamit sa bahay, kailangan ay may PS, kung dito ginawa. May mga ano lang po, meron din naman pong mga produkto na walang standards. Meron din ganun. Yan, narinig niya na kailangan yung mga certification. Yung ISO ba sa inyo rin? Hindi pa. Iba yan, iba ano? Rin, iba. Kasi di ba yung mga kumpanya, ISO certified. May mga ganyan, iba, di ba? Ibang accreditation. Iba yan. Ibang accreditation naman yon. Tapos maganda sana mapag-usapan din natin yung tungkol naman dito sa Lemon Law. Kaya lang, siguro mamaya anin natin on the line at saka magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang Tambayan 12:30 na po. Huwag kayong alis. Tambayan sa DWIZ. WIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Yes! Nagbabalik po ang Tambayan. Maganda po yung ating talakayan. 12:35 na po ng hapon. Dito sa Tambayan, bisita ulit natin si Director Ronel Albrenica. Abrenica, oo. Wala po kayong relasyon kay Aljur? Secret. Secret? Abay, pa-secret-secret din siya. Sa bagay, nakita naman sa face, di ba? Guapings din si Direct Ronel, no? Tinatawagan pa po yata natin si Yuseka Ruth Castelo. Pero mamaya-maya, in the meantime, ipagpatuloy natin ating talakayan. Batiin ko muna pala, sabi ni Faye Militante, nag-comment kasi siya na basa ko, sabi niya, teka, hanapin ko lang ano yung kanyang comment, nakakatuwa yung kanyang sinabi. Ayun, sabi niya, online shopping is always risky. It is up to the buyer to be vigilant by reading the reviews, tama yung sabi niya po, and talking to the seller, and always choose, choose COD, cash on delivery to be safe. Yes. Ayun, kasi iba credit cards, yes. O better nga cash on delivery. Eh pagka, paano yung pagka nag-away, sabihin nung, yan na, na-deliver na, sa yung bayad, ikaw masama, teka, check ko muna, nakita mo, may defect.
ayoko mabalik ko na, pwede ba yun? On pagka ganun, eh kung mag-away na sila doon, anong gagawin? DTI pwede na lang? Pwede naman po ibalik, sir. Pwede, hindi, kunyari, ayaw, kasi nag-deliver lang naman yun, kunyari pinadala, no? Ayaw tanggapin na ano, kasi pagbukas niya, nakita niya, may defect, eh cash. So hindi ako tanggapin sa visa. Hindi, binuksan mo na eh. Anong gagawin niya? Bayaran pa rin niya in cash, tapos kunin niya, tapos saka magreklamo, ganun yun. Ang ginagawa naman ng iba is talagang binabalik nila, hindi nila binabayaran eh. Binabalik na, hindi na binabayaran. Okay. Tapos sabi ulit ni Miss Faye Militante, subok ko na ang DTI, sabi niya. May smiley pa siya. Sip-sip ka, siguro ano, jowa mo or po. Siguro ano, may something kayo nito si Director Ronella. Ay, hindi ko kilala. Intrigan lang yan. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala, Miss Faye. Anyway, sabi niya, consumer complaints are solved within weeks lang. Ang galing ha, within weeks. At hindi ito kailangan itulfo ha. Within weeks, kasi may proseso tayong legal, sundin natin, kung hindi gulo. Yun kasi nangyayari, wala naman tayong masamang tinapay kay Mr. Tulfo. Ang point lang natin dito is, may mga bagay-bagay na dapat alam niya yung limitasyon niya. Kasi otherwise, maniniwala ang mga tao na sa kanya na lang pupunta. Eh di wala nang susunod sa batas. Kung ano sabihin niya, yun ang tama. Diba? Which is hindi tama. Now, sabi rin ni Miss Faye, super satisfied ako sa assistance nila sa akin before. Anaks. Maraming salamat. Mm-hmm. Wala yata kayong, may jowa na ba kayo, sir? Meron, no. May tatlong anak ko. May tatlong anak now. Huwag ka na umepal girl. Meron na daw. Taken na siya. Hala, nawala na naman si Kuya Winner. Hindi ko alam kung tinatawagan nila. So anyway, sabi naman ni Cynthia Amor Jordan, sabi niya, Amazon, promise, reliable, sabi niya. LBC din, from the States. Impressed ako sa Philippine end. Okay ha, sabi ni Cynthia. So alam niyo na, yan yung mga pinopromote nila. Uy, sponsor naman kayo sa amin, Amazon and LBC. Binabanggit dito ang mga pangalan ninyo ha. Kasi natutuwa yung mga tambayers natin. Batiin ko rin si Terry Lynn, Beji Artus, Berna Amboyaw. Berna, hala, hindi naman kayo ng bobog-bog, ano? Okay, ang dami. Sorry, hindi ko mabasa lahat. Anyway, ituloy natin yung ating talakayan. Alam nyo, mga katambay, meron tayo kasing mga, ngayong panahon nito, ang dami talagang online shopping. Kung ako, kunyari, gusto kong maging online seller, okay, kailangan ba hihingi muna ako sa inyo ng permit? Kaya gusto ko lang magbenta. Let's say housewife, di ba may mga ganyan, nag-aalaga ng anak nila, bata, at hindi nila kayang lumabas. Naisipan nila na mag-online seller na lang sila. Hihingi pa ba ng permit sa inyo? Mas maganda po na kumuha sila ng business name nila or mag-register ng kanilang business sa, and kumuha ng permit. Yan ay kung single proprietorship, yes, sa DTI. Mas maganda yan. Naman. Meron tayong business name registration sa DTI po. Ayun. Kasi alam nyo, alam ko kung napanood nyo to, Direk, ha? At saka si ating bisita. Bakit ko name mo lang, ha? Kahit hindi ka makita sa camera. Kasi shy po siya. Baka ma-discover siyang artista. Si Miss Claire, ayan. Hindi kasi, kung napanood nyo yung Hello, Love, Goodbye. Diba? Napanood nyo yun? Hindi. Hindi ko wala, walang panahon sila. Hindi pwedeng maging jowa material to, Miss Faye. Huwag na. Si Claire, hindi rin. Hindi mo na... Hala, mga walang silbi. Hindi, si Catherine Bernardo kasi, syempre, ano siya, domestic helper sa Hong Kong. At siya ay nagbebenta ng mga produkto. Tinulungan siya ni Alden Richards. Hi, Alden. Tinulungan siya magbenta. Okay. So, online shopping, pero Hong Kong kasi yon. Yun nga lang, nagde-deliver siya sa mga kapwa, ano niya, taga Hong Kong, mga Hong Kong residents. Or, pwede ba siyang, let us say, pagkaganon sa Hong Kong siya at bibili sa Pilipinas, mag-register pa ba siya Pilipinas? Wala naman siya dito. Let's say, 1 year na siya sa Hong Kong. Or dun sa DTI representative sa Hong Kong. Ano po ba? Hindi rin natin. Kung personal naman at wala naman siyang ginagamit na business name. Wala, oo. Kasi hindi ko rin alam, baka may mga bansa na bawal yon at tagulang, di ba? Baka naman tagulang yung pabebenta niya. Baka tagulang, oo. Let's say, hindi naman talaga nagsesetup siya. Siguro through friends lang, ano? Actually, marami pong gumagawa kasi niyan na parang iipunin nila yung mga orders, then saka nila ipapadala rin. So may mga ganun, iniipon. So at your risk na lang. At your risk yun. Medyo delikado yung ganun.
Ah, alam niyo mga katambay, may tinatawag kasi tayong Latin phrase sa ilan ng batas na caveat emptor. Ibig sabihin, buyer beware. Caveat emptor. So, ingat kayo. Kung kayo ay magre-rely doon sa mga nagbebenta na yon, eh, bahala kayo, no? Pero kung sakaling ganun, sir, adi, kunyari, online seller siya at kumuha na siya ng permit, edi okay na, no? Magbebenta na siya. Saan kayo pumapasok kapag may reklamo lang ba? Yeah, usually po pag may mga complaints, tsaka kami nakakatakal. Ah, ganun lang. Pero saklaw nyo ba pati mga cosmetics at saka yung mga pampaganda? As the cosmetics po, under po ito sa ano, sa FDA. Ah, yung food and drug. Yung dating BFAD. Dating BFAD po. Yan ay sa Muntindu pa, ano? Yes, sir. Food and Drug Administration. O, kasi may napanood ako sa TV noon. Ang kung napanood nyo yun, yung may pinahid siya sa kanyang balat, di okay nung una. Eh, yung pala pumapasok sa pores. O, after a while, nag-iba-iba na yung balat niya. Tapos naman yan, pati affected na yung baga niya, lahat na. Ina-absorb pala yan ng balat natin. Kakatakot din, ano? Kasi sa una, parang wala. Eh, binili niya yun. Actually, sikat daw yun eh. Maraming bumibili. Pero bakit siya tinamaan? Ba't yung iba wala? So, doon nagkagulo-gulo. Pero hindi nyo covered yan. Hindi yun namin sakop. Yan ay FDA. Yun. Bale, sakop siya ni FDA po. Ano po yung mga hindi nyo rin saklaw? Yung mga hindi nyo sakop? Technically po, ang hindi namin sakop sa DTI, si Agri. Agri? Kasi under siya sa DA. Okay, agricultural products. Agricultural products okay. Po, hindi namin sakop. Department pero of Agriculture. Pero right now po, nag-a-assist kami kay Department of Agriculture. May MOA ba kayo or something may like mga that? Understanding po yung ating mga higher-ups. Memorandum of understanding. Meron po. Sa FAD, sa FDA meron sa din? Sa FDA po, meron din po silang sakop. Meron kayong right now po, meron pa kaming inaano na memorandum of understanding. Meron pa? So, ongoing? Ongoing po. Pero usually po, nag-a-assist kami sa kanila. Let's say for example po, yung recent natin yung sa ASF na scare. Yeah, yung nag-recall sila ng mga pork products na processed pork products. Kami po, nag-assist kami sa KFDA para ma-recall yung produkto nila. Ayun. So, very timely. You heard it first here sa Tambayan na nag-assist pala ang DTI natin sa Department of Agriculture dun sa ASF. Yes, eh, di ba, panahon na ngayon ng mga queso de bola yes, at saka sir. Mga hamon. Ayan, o, yung mga ham. Eh, pagka ganyan po, sino po ang, kanino sila pwedeng mag-complain kung may mga defect yung mga nanginilin sa mga Noche Buena products po, nasakop po natin. Sakop siya sa ating suggested retail price monitoring po. Suggested retail price o yung tinatawag na SRP natin. Alam niyo, buti na banggit niyo yan, sir. Ano? Kasi kunyari pupunta ako sa grocery, may nakita akong price tag, dalawa. Merong yung nakalagay, tapos may nakapatong sa ibabaw. Pero nakikita ko pa rin yung cost. Kunyari, ang cost niya dati, 150. Biglang may nakapatong, naging 320. So, magkapatong yung dalawa, di ba? Parang, anin dito yung totoo? Tapos syempre babayad ako. Sasabihin nung ano, ipa-plug niya yung bago na presyo. Kung teka, nakalagay yung original, ba't nyo tinaasan? Paano yung mangyayari? Usually po, pag may mga ganun, sakop siya ng price tag law under po sa atin. Ah, okay. Sa price DTI. Tag law. Yes, pinupuntahan po natin yung tindahan na nire-reklamo. And kung nandun naman po, whichever is lower, yun po yung babayaran dapat. Whichever is lower. Yes, pero hindi lahat ng mga grocery stores, lalo sa probinsya, merong price tag na nakalagay eh. Yan ba dapat nakadikit mismo sa produkto? Dapat po, siya punto kung saan nakalagay yung produkto. So, pwedeng sa shelf lang nakalagay? Sa shelf po. Kasi minsan naguguluhan ako eh sa shelf. Kunyari, naghahanap ako, nakita ko, isang tuna product. Siyempre, pagpa-sexy, so tuna product, di ba? Nakalagay, kunyari, 100 pesos. Doon sa taas, nakita ko, ganun din ibang tuna product naman, brand X, brand Y. Iba rin, di ba? Tapos kukunin ko, pagdating ko, biglang brand X produkto ang presyo ibibigay sa akin. Eh, pero kinuha ko siya doon sa taas. So, paano yung pagka ganun? Di ba parang niloko ako? Pwede naman nating pwede nating i-complain doon kasi halos lahat naman po ng mga supermarkets na natin may mga sariling consumer welfare desk. Pwede natin siyang ipa-resolve sa kanila outright. Kasama rin po ba sa inyo yung mga expiration dates? Actually po, ang expiration tinitingnan din po natin. Tinitingnan. Paano kung tanga-tanga yung bumili? Kagaya ko minsan napabili ako ha, blueberry. Yung sa dalata, botelya, yes, bumili ako, di uwi ako, ganyan-ganyan, gagamitin ko. Pagtingin ko, saka ko na napansin, expired na pala siya. Expired ha, sa isang sikat na ano to ha, na alam niya yung kulay green lang naman ang ano niya. Yung kulay green ang kanyang
gusali, di ba? Alam niyo na kung ano yun. Nakita ko, sabi ko, shit, hindi ko ito pwedeng ihalo sa fruit cocktail na gagawin ko. Kasi yun ang natutunan ko sa mother ko. Eh. Ayoko mag-take ng risk. Binuksan ko, inamoy ko, para namang okay. Titikman ko ng konti, alam mo yung dila, tinignan. Parang okay pa rin. Pero wala na akong magawa, nabuksan ko na eh. Pero nakalagay kasi, expired na pala siya. Importante ba paano yun? Pagka ganun, pwede ko ba i-complain yun? Karamihan, pwede po, pwede nating i-idolog yun, yung complaints na yun. Actually po, karamihan naman po sa supermarkets, pag mga near expiry, binabalik na nila sa mga manufacturer. Pero ito nakalusot eh. Yung nga, kunya, importante ba pagka bumili ka sa grocery, dapat may resibo ka? Yes, sir. Kailangan dapat yun. May resibo tayo. So, hindi dapat itapon lang basta-basta. Kasi yan ang ebidensya mo, no? Opo. Okay. So tandaan niyo yan mga katambay, huwag niyo basta-basta lulukutin, itatapon yung mga resibo niyo kasi pag sumakit ang tiyan niyo or kung ano man ang bilhin niyo. Ito po yung patunay na talagang doon niyo binili yung produkto. Ayun, oo. Kundi paano yan? Nga, 'di ba? Sabi niyo, hindi mo sa bilhin ko sa inyo binili. Pwede kayong i-deny, sir, pag di niyo na paano yung mga walang resibo? For example, yung mga nagbebenta ng mga lechon manok, 'di ba? Minsan walang ganyan resibo. Meron ganyan eh. Minsan yung hindi pa masyadong sikat. Tahan ka, tapos maraming bumibili. Tapos pag uwi sa inyo, saka sumakitan siya niya, wala naman resibo, paano gagawin? Sa inyo rin ba yon? Pwede ba dumulog sa pwede inyo? Pwede naman po natin, kasi ina-assist namin. Ina-assist pa rin, ayun. Actually po, meron tayong tinatawag na no wrong door policy sa... No, ano pa tawag? No wrong door policy sa amin po, sa FTEB, sa DTI po. Okay. So halos lahat ng complaints pag dumadating sa atin, kahit hindi amin, ginagawa namin ng paraan kung paano natin matutugunan yung reklamo. Ang galing ha, so, and if it's needed na ilipat namin o i-transfer namin, i-forward sa mga... karapat-dapat na agency, fino-forward po namin. So, hindi lang pala tinitingnan nyo yung safety, kagaya na nabanggit natin kanina, kung hindi pati yung presyo, tinitingnan nyo rin. Presyo. Yung kalidad ba ng produkto, tinitingnan nyo rin? Kasama rin po sa Bureau of Philippine Standards po yan. Okay. Paano kung kunyari ako, bumili ako sa yung gusali na kulay verde, bumili ako, okay? Tapos, alam ko ata, yan sira. Tapos pupunta naman ako dun sa isa namang gusali, bumili ako 500 pesos. Pumunta ako doon sa isang gusali na parang may ribbon na pula. Alam niyo yun, di ba? Kaya doon naman ako bumili. So, napansin ko, yung 500 na binili ko, 200 lang pala ang presyo. Pero binili ko siya 500. Pagka ganun ba, pwede ba ako sabihin, pwede ba akong tumakbo sa inyo? Sabi ko, niloko ko ang presyo dito 500, dito 200 lang. Pwede ba ako mag-complain sa DTI? Actually po, pwede naman sila mag-complain pero it's part of your right to choose kung ano yung ano mo. So, ano rin naman yun, yung freedom of choice natin. Oo. Or tanga lang talaga na, ako. Kung nakita mo na mas mahal dun sa kabila, ba't dun ka pa bumili? Dun ka na bumili sa... Kumaga, hindi ko napansin. Bumili lang ako kasi gutom na ako. Nakita ko, 500, binili ko. Tapos naglakad-lakad ako, nakita ko, meron pala yung building na kulay pula. Pumunta ako, kasi sabi, 200, niloko ako. Yun ba ay panloloko? O hindi siya panloloko? Hindi naman po, technically hindi naman pagloloko. Yun ha. Basta po, sakop siya, pasok siya sa SRP natin. Kasi titingnan din po natin kung sakop ba yung produkto na kinuha niya sa SRP or hindi. Yun. So, hindi lahat ng bagay. Hindi na, lahat ng bagay. Oo, kasi katangahan na yan. Diba? Yes. Kagaya niya. Kunyari, ako tanga-tanga, syunga-syunga, bumili ako, 500. Yung pala, meron 200. Choice ko na yon. Sorry na lang. Kasi wala naman depekto talaga yung produkto. Diba? May nag-comment dito si Joanne Su. Sabi niya, last year, I bought coffee beans sa Shopwise. Okay, Shopwise, padala kayo ng pagkain, pa-lunch naman dito. Wala talaga, itong programag to talagang nalilipasan ako ng gutom. Charot lang, okay. Sabi dito, there was a price tag on the shelf, but none sa produkto, wala sa produkto. At the cashier, the price was higher than that on the shelf. Ayun. So bumili siya, nakita niya sa shelf lang, nakalagay sabi natin 200 pesos. O di kinuha niya. Tapos pumunta na siya sa kahera. Nung binigay na niya, syempre sinaswipe yun, di ba? Pag swipe, imbis na 200 lang, lumalabas 350. O di nadagdagan na 150. Nakalagay sa shelf, 200. Paano yun? Babayaran pa rin niya yun or complain siya? Pwede niya mong ireklamo sa amin diretso. So,
bayaran mo na niya, hindi siya kasi makakalabas, di ba? Pero kung alam niya yung karapatan niya, ang babayaran niya lang dun is kung ano yung nakalagay. Okay. But make sure na tama yung nakalagay sa shelf dun sa kinuha niyang produkto. Okay lang ba yung kukunin niya ng litrato, yung sa shelf, na ito yun, tapos makita niya sarili niya or mag-video siya para may proof siya. Pwede po. Tapos punta siya sa cashier. So, ang ano niya yung is yung presyo na nakalagay sa shelf, na nakalagay yung tamang produkto na hinawakan niya or binili niya. Uh-oh. And pagdating sa cashier, kung mataas, dapat bayaran niya. Kasama rin ba sa inyo yung consumer welfare? For example, pumunta sa tindahan, sobrang init, hindi gumagana ang aircon. Yan pa pwede i-complain din sa inyo? Technically po, unahin na lang natin dun sa talagang makakatugon ka agad dun sa problema. Meron naman sila mga consumer welfare desk. Karamihan po ng ating mga ano, ating mga supermarkets and big department store, may mga consumer welfare desk po sila. Kasi yun nga yung problema doon eh, di ba? Minsan ang init-init. Kasi may mga nagtitipid na mga ano, yan yung ulit sa gusaling kulay berde. Berde. Oo, nagtitipid yun. Grabe, as in ilang buwan. Sabi nila nasira daw. Pwede ba yun nasira ng gano'n na lang? Nagtitipid yun eh. Tapos nung Pasko, bigla na lang gumana yung kanilang aircon. Grabe ano? Yan nasa, yung mga... Nasa consumer na po yan kung gusto pa nila doon. Nice pa nila or not. Ah, okay. Pero may mga gano'n, no? Pero yun na nga, nangyayari yan, realidad, no? Ito ngayon, ang isang napansin ko rin, di sabi nyo nga may mga ano ngayon, bumibili ng mga produkto, quality, safety, tinitingnan, at saka price. Tinitingnan nyo rin ba? Di ba may mga online scams na nagaganap? Yes. Yung bang minsan makaka-receive ka na lang ng text na, oy, nanalo ka sa ganito, o kaya, or may produktong ganito. Anong karanasan ng DTI diyan? May nare-receive din naman po tayong complaints about that. Mm-mm. Yung mga, but technically po, huwag nyo na lang pong pansinin kasi malalaman mong scam eh. Kitang-kita naman kaagad sa mga konteksto or laman nung kanyang text message sa'yo or what. Mm-mm. And eto pong concern na to, bali sakop po ito ng DICT. DICT. Yes, so that's the Department of Information and Communication Technology. Meron din ba kayong MOU or Memorandum of Understanding with DICT? Meron kami kasama si DICT pero ito po yung ano natin dun sa mga telcos natin. Mm-mm. Itong nangyayari ngayon sa SEA Games na mayroong mga nabebenta daw na hindi daw halal, yung mga ganyan. Yan ba ay sa cloud din ninyo? Halal po. Sakop din naman po ng DTI pero hindi po kami ang technically may hawak po. May ibang grupo tayo sa DTI na may hawak ng halal. So yung sa SEA Games, may representative din ng DTI? Yes po, may mga representative. Meron din. Kasi may nagko-complain na hindi daw halal. Eh, mismo Singapore nagsabi, halal naman daw, di ba? Parang fake news po ata yun. Oo nga, kung fake eh. Talagang naninira talagang halal. Yupak na yawa! Yawa kayong lahat kayo. kinorek po ng Singaporean team yun. Yes, kinorek. So meron din pala representative ng DTI for the SEA Games, no? Yes, meron din. May mga ano tayo. Sa mga malalaking establishmento, meron bang representative ang DTI? Like, let's say, groceries, yung mga malalaki talaga, or yung mga... What do you mean representative po? Nandun lang? Wala. Meron po tayong monitoring team na araw-araw pong umiikot. Pero by ano yan? By areas po. Hindi po siya surprise. Random po kung aling area. Random. Ano. So, baka sakaling makarating, ano? Mm-hmm. So, for example, Shopwise, Lander, di ba? Mga ganyan, no? Okay. So, yun po, tandaan nyo yan, wala namang mga DTI na nandun talaga, pero nag-iikot sila. Nag-iikot po tayo para i-monitor yung presyo at kung ano yung nasa merkado. In case po meron sila mga complaints, sa ano sila pinakamadali at malapit na dumulog? Pwede po nilang idulog yung mga complaints or concern nila sa ating hotline. We have this DTI 1384. 1384. Yes, i-dial na lang po nila. O kaya po, mag-email sila sa ating consumercare@dti.gov.ph. Ayun, so consumercare, one word, at DTI, Department of Industry, dti.gov.ph. Yes. Pwede sila mag-email. Pwede sila mag-email. Or doon sa hotline na sinasabi nyo, number ulit? DTI, 1384. 1384. Yan ba yan yung wala nang idadagdag ng wala na sa po. Unahan, di ba? Kasi yung lahat ng numero naging 8. Ilan digits na tayo? 8 na, no? 8 digits na. 8. Idadagdag mo 8 sa simula or 7 sa inyo diretso na. Direct hotline. 1384. Ayan. So, paano kung sa abroad yan? Siyempre, hindi pwede yung 1384. Yes. So, pupunta sila dun sa DTI. Pwede naman po. Pwede or, naman. Kung saang bansa, pwede sila mag-complain kasi may sariling batas yan. Yes, eh, no? So, sa inyo, may mga scams, ang payo nyo is wag nang patulan yung mga scams na ganyan. Ano?
Yes, sir. Technically po, at siguro duwin din muna natin yung mga nare-receive natin. Basahin natin mabuti. Mm-mm. Kung sa konteksto pa lang, alam mo nang niloloko ka, ba't ka pa maniniwala? Sa bagay. May magandang sinabi si Margaret Magsaysay. Sabi niya, don't worry, attorney. Tutulong ako sa tambayan. Mag-sponsor ako ng lunch. Ay, salamat. Tulog ka ng langit. Alam mo, good karma yan. Ano lang naman, charot-charot lang. O, Timmy Marquez, hi! Sa Japan siya. Si Ma'am Agnes sa Gatchalian Agni. Alam nyo, nag-message kayo, hindi ko nabasa. Namimiss ko na kayo, no? Si Ma'am Agnes, ang ating class valedictorian. Ramon Pes, alam nyo, tinatry ko kasing awitan pa sina Sir Banat. Baka pwedeng ibit-bit ako sa luggage nila, dalhin sa Clark sa opening. Ha? Kasi, ang ganda, di ba? Kitang-kita natin. Manunood po ba kayo, Tarni Nick? Ano lang, sana. Pero mas maganda ata manood sa TV. Parang iwas traffic na rin. Oo nga eh, iwas traffic eh. Tsaka medyo kakapagod ang biyahe rin. Mga 3 hours, 4 hours, ano? To Clark, palabas ng Manila at 8 hours. Pagdating doon, 2 hours. Kasi kung ako, galing ako ng ano, ng South, o galing ako ng Laguna, eh di ba biyahe ako, SLEX pa lang, ubus na yung oras ko, di ba? So, I'm sure puno na yung mga hotels dyan sa mainland ng Clark, ano? So, yun ang mga ano. Ngayon, direct, Ronel, anong iba niyong gusto pang sabihin sa mga tagapakinig natin? Let's say, mga proyekto ninyo, programa, or anything you'd like to tell the viewers? Hmm. Kami po sa DTIS, particularly po sa Fair Trade Enforcement Bureau, willing po kaming tumulong sa ating mga consumer na nangangailangan, lalo na yung may mga nai-encounter na problema o may complaints sa mga produktong kanilang nabili and sa mga presyo, pwede natin silang tulungan. And kung may mga complaints po kayo for other ano, pwede naman nating ano, meron din po kaming adjudication division. Mm-mm. And we have the enforcement na sisiguraduhin ligtas at ligtas at pulido yung mga produkto inyong bibilin sa merkado. So yun, yung briefly, may oras pa naman tayo, ilang minuto, kasi nabanggit natin wala yata si Yusek, baka nagla-lunch si Yusek, Ruth, ano? Pero nabanggit natin kanina yung lemon law, no? Para lang may idea sila, ano ba tong lemon law? Lemon yung alam ko lang, yung ginalagay ko sa inumin, para hindi maging ano yung chan ko, di ba? Tawag doon, huwag kang maging acidic, di ba? May pinipiga ako lang yan. Ano ba yung lemon? Bakit tinawag na lemon law? Ayan. Well, eto, technically po, itong lemon law natin is, ito yung batas na nagpuprotekta sa ating mga consumer na bumibili ng mga sasakyan. Sasakyan. So, pag lemon law, yan ay mga sasakyan. Sasakyan na pampribado? Yes, sir. Hindi kasama yung mga bus, hindi jeep? Hindi kasama po yung mga sasakyan na pang komersyo. So, ano yun? Anong saklaw nitong lemon law na ito? Para lang may idea lang sila. Technically po, within 12 months from the time na nabili mo yung produkto, yung kotse or yung ano, and nagkaroon ka ng apat na pagkakataon na naipa-repair on the same on the same problem, pwede natin siyang ipasok sa as ano. So parang re-remedyuhan yung mga paulit-ulit na depekto ng bagong biling sasakyan. Yan ay sasakyan, let's say, ng mga nag-ano dito, yung mga nag-i-import. Yung mga, di ba, may mga automotive companies, nag-i-import sila, tapos ibebenta. Technically po, ito yung mga brand new na sasakyan. So kahit na may pangalan yan, kahit ano, no? Brand new sasakyan. So hindi siya yung local made. Hindi po siya yung mga tinatawag natin na rebuild. Hindi yon. So let's say yung mga malalaking automotive companies may kasi normally imported naman yan or assembled dito. Yeah. So nandito na, ibebenta. Yes, sir. So pag binenta sa inyo, tapos sa loob ng how many? Within a period of 12 months or 20 kilometers po. Or 20,000 kilometers. Nagka-defect at paulit-ulit yung pinapa-repair. Yeah. Di ba nangyayari yan? May mga sasakyan na, di ba may mga memes na paandar mo palang, biglang umaabante na, may buhay ng sarili. Tapos, nagka-crash, ganyan, papa-repair mo. Tapos, kailangan ilan? Apat na beses, di ba? Apat na beses mo pinaripair. Pagka ganun, pwede nyo idulog na yan sa inyo. Paano kung tinatanggap namin yan. Paano kung natakot na ako? Kasi umaandar na siya. Di ba yung mga ganyan sasakyan? May sariling buhay. Pwede ko na ba i-complain niya sa simula pa lang? Sakot pwede ba yan ng DTI? Po. Pwede naman. DTI. Pwede pero naman. Hindi siya lemon law. Hindi pa siya pasok sa lemon law. Pwede nating i-ano sa Consumer Act.
Ayun, so hindi man sa Lemon Law, sa Consumer Pwede Act. Sa Consumer Act. Naku, any parting words? Kasi inabot na naman tayo ng isang oras, kahit wala si Yusek Ruth. Anyway, maybe sa mother time. Any parting words sa Director Ronel Abrenica? Before anything else, babatiin ko lang din po yung staff ko na nagbe-birthday ngayon. Wow. Si Norma Sumagi. Happy birthday! Happy birthday! And yung aking isang Brad na nanunood po, nag-text ngayon lang, si Brad Z. Brad Z, ayan, ano. Kala ko birthday din. Ay, si, ano, si Yusek Ruel Barba, sa hindi natin makapiling kasi iba Yusek naman. Ruel. Yes, oh, si Yusek Ruel, maraming salamat at hila natin si Director Ronel Abrenica. Of course, pati si Yusek Ruth Castelo ay nakausap natin kanina, yung nga lang off the air. Maraming salamat sa inyo, Director Ronel. Sana hindi ito yung last. Sige okay? Po, no, anytime po, anytime. So, bati kayo ng advance Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas and sa family ko na nasa Davao rin po. Ayan. So yun po ang mga katambay, sana po nagustuhan niyo itong episode ito. Suportahan natin ang SEA Games dahil napakaganda po yan na identity ng Pilipinas. At magbabalik po bukas ang programang Tambayan. Ako po si Attorney Nick. Have a good day. Tambayan sa DWIZ.